Hi guys, what's up, what's up? Dahil anniversary ngayon ng lockdown at 1 year na rin po ang film criterium na ginanap sa Clark Pampanga last year bago po mag-lockdown. Eto, magta-throwback tayo. At eto po guys, tapos na natin kapitan ng action cam si Idol Mark Galledo. At syempre, shoutout muna natin bago tayo mag-start ang punong abala si Idol Master Lodi Wilson Blas at si Coach Gado Joselito Santos. Ayan. Dapat ang kakabitan natin ng action cam dito ay si Kuya Archie Cardania. Ayan, yung nasa kanan. Naka-navy. Kaso, hindi natin siya nakagilap. Nag-CR ata. Nagpunta sa cubicle. Kaya ang yun, nakita ko si Kuya Mac Galledo. Kaya siya na lang ang kinabitan natin ng action cam. Meron po itong pong video. Kung hindi nyo pa napanood, nasa link. Nasa description ng link sa ibaba. Alright. Napakalupit ng bakbakan na to. Ito nga pala guys yung ano, bali after ng Ronda Pilipinas, after 1 week ata pahinga sila, or di after 2 days pagkatapos ng Ronda Pilipinas, laro naman dito sa Film Criterium na ginanap dito po sa Clark Pampanga. At syempre ang namayagpag walang iba ang Team 7-Eleven, 1-5 po kinuha ng team nila. Breakaway po silang 1-2-3 po ata or 4, umabol si Buhawi pagkakaalala ko. At ayan po, nagbakbakan na, tapos na po ang neutral lock. Napakatulin nito guys. Ito po yung panahong magla-lockdown pa lang. Yan, kinabukasan po nag-implement si Presidente Rodrigo Duterte ng lockdown sa buong Pilipinas. So ito po yung last day ng laro ng mga pro, saka ng laro din namin mga amateur. Bale, napakaraming category po dito. At ayun po, matake na. Naka orange bike extreme, sinundan po agad ng 7-Eleven team. At ayun po mga bike extreme. Bali kompleto rin po ata ang bike extreme dito. Konti lang lumaro ng Navy sapagkat nagpahinga na sila. Si Kuya Archie lang lumaro. Sapagkat hindi siya lumaro ng Ronda Pilipinas. Nag-assist po sa doon sa team niya. Tapos ang mga ibang player kagaya nito, nasa harap natin ang kumuha team 7-Eleven. Napakarami rin po nila rito sa event ng Film Criterium. 7-Eleven, Bike Extreme, Go for Gold din po guys ha? Marami rin po lumarong Go for Gold dito, pera lang sa Navy, sakto lang po. Si Kuya Archie nga lang ata lumaro ng Navy ng araw na to. Tapos meron din lumaro ng Team Army. Yan, napakatulim po ng takbuhan nila. Siyempre, alam niyo naman pag pro takbuhan yan, 40-45 or baka magsukwenta pa. Itong part na to guys, ahon to ah. Hindi lang halata, makunan to. Nung laro namin sa Pixie, nakakatakot doon sapagkat napakalakas ng hangin guys. Headwind yun ah. Banayan lang yung ahon pero tutulok ka pababa. At ayan nga po, angatan na. Ayun, umangat na si Idol. Hindi ko lang alam po ano pangalan nun. So, hindi po nahabol ni Kuya Mac at bantay lang siya. At ayun, humabol po ang Philippine Army. At ang Kuya Mac natin, relax lang. Kinat na natin sapagkat wala na masyadong kitang rider. At ayan na po, pa-finish line na. Nagbabakbakan na naman, umangatan. Inangatan na po ng Orange Rider, Team Bike Extreme. At naghahabulan na. Ah, eto nga pala guys. So, meron ding lumarong Jay Pogi. Ayun na, nasa harap natin. Naka-Argon. Ay, ito ata si ano, Coach Valdez. Tama ba? Ng Trankista. Familiar yung bike. Nakalimutan ko na kung yung pangalan. Ayan po yung coach ng ano, Trankista. Alright. At ayan po. Ito pa isa. Team Gopher Gold. Naka-White Blue. At ayun, umangat. Nakita nyo naman. Ah, may nakatakas na guys na dalawa. Bali, hinabol nung dalawang ano po yun ah. Dalawang 7-Eleven yung tumakas. Tapos hinabol ng Orange Rider, Team Bike Extreme. At syempre ang Kuya Mac natin hinabol din. Pasensya na, wala nga pala tayong action cam sa likod sapagkat na lobat na ata or full memory na tayo. At ayun, humabol pa yung isa. Ay, malupit tong ano na to guys, rider na to, Tiga Cavite, ang nag-iisang amateur pero lumaro sa pro. Ayun, kumalas na po yung humabol kanina. Anong pangalan nito? Alalahanin natin. Team Rising Sun guys, Rising Sun. At ayun pa isang 7-Eleven rider, kumalas na rin. At ayun, nagdadala si Rising Sun. Ito po yung pumuesto sa laro ng palaro ng Kainta Cycling bago rin po mag lockdown. December po yun, bago pala mag New Year. Nakapakalakas ng rider na yun. Shoutout sa iyo, Team Rising Sun. Nakalimutan ko lang pangalan guys.
At ito, kinat ko na ulit sapagkat wala masyadong kitang rider. Iniwanan na ni Kuya Mac yun, ha? Kwento ko lang. So, pinapalit si Kuya Mac. Tapos, kinargahan. Ayun, hindi na nakadikit si Rising Sun. So, ito na po ang breakaway. Oh. Nakita nyo naman yung Marshall nasa harap. Ibig sabihin, ito po ang nauuna. 1 and 2. Pangatlo ang Kuya Mac Galiedo natin. Alalahanin natin kung sino itong dalawang rider na to. Ayan po, lumilingon-lingon na. So, mamando rin ang Kuya Mac Galiedo natin dito. Ang sabi niya, relax nyo lang, relax. Malayo na ang grupo. Tamang ano lang daw. Tamang 40 lang ang takbo. Sapagkat hindi na makakadikit ang grupo. Yun ang pagkakaalala ko. Alright. At ito, nandito naman tayo sa part na paaho na napakapunat at malakas ang hangin. Nakita nyo naman, tinatayuan. So, ayan, kinap na natin ulit guys. At ayun po, nililingon-lingon. Napakalayo na po ng kalaban, pero kinakalga pa rin nila. Kasi pababa na yan para mas matulin at para mas lumayo agwat. Alright, ito nga pala yung mga panahong wala pa masyadong mga YouTuber, vlogger na siklista. Ngayon po, napakarami na. Shoutout po sa lahat ng mga siklista, mapa amateur at pro. Dahil po sa lockdown, ayan, ang dami naging vlogger, YouTuber. Nakakatuwa, diba? Marami na kayong mapapanood. Dati-dati sa akin lang kayo nanonood, guys. Mapa Pixie, Road Bike at MTV. Pero nang dahil sa lockdown, ang dami na pong naging vlogger. At ang gagaling po nila, shoutout sa inyo. Pati po sa Team Navy. Ayan, Kuya Archie ang unang tinuruan natin mag-vlog. Tapos ngayon, kompleto na yata buong team niya, hindi naman buong team. Kuya Idol George O'Connor, si Ronda Pilipinas 2020 champion, nagbablog na rin. Saka si Ronald Oranza, saka si Jun Rino Para ata, nagbablog na rin. O diba, hintayin natin ang Kuya Mac Galiedo magblog din para mas masaya, mas maraming vlogger, mas masaya manood ng karera at ng biyahe at mga tips. Alright, so kung gusto nyo mag-start na mag-vlog, DM nyo lang ako guys sa IG or sa Facebook. Sisendan ko kayo ng KineMaster application, Android app. Pang cellphone lang tayo guys, pero maganda rin mag-edit. Napakadali lang. Manonood lang kayo sa YouTube ng mga tutorial. Kayang-kaya nyo na rin mag-edit. Promise. Easy lang siya. Basta mataas lang ang specs ng inyong cellphone. 40g, 64g, yan. Tapos action cam. So kung wala pa kayong action cam, bili na po kayo. Ang masasuggest ko, SJ Cam M20. Yan guys, ang gamit ko rito, SJ Cam M20. Since 2016 hanggang netong lockdown, gamit ko yan. Bumili lang nakaraan sapagkat nabasa ata, nalimutan ko na. 4-5 lang po yan, ha. Check nyo sa marketplace or join kayo sa SJ Cam User Philippines. Tapos, ano pa ba? Pero kung may budget naman kayo, rekta na kayo sa GoPro Hero 5 or yung latest Hero 9, 24K only. Para maganda, may overlay. O-on nyo lang yung GPS. Tapos, i-edit nyo lang sa GoPro app. GoPro. Meron din siyang pang Android app, saka PC app. So, mapapalabas nyo na yung overlay niya. Nagkaganon tayo dati guys nung naka IG Sport tayo. Sinisync natin yung data. Kinukuha natin yung GXP file from IG Sport. Tapos isisync natin yung action cam footage natin ng SJ Cam M20 natin. Medyo matrabaho lang yung guys, ha. Gamit ang Beerb Edit PC application naman yung guys. So kailangan nakasync yun, ha. Kailangan tugma yung speed. Kanyari takbong 50, so dapat masync mo yun. Medyo matrabaho nga lang yun. Hindi kagaya ng GoPro guys. Once na ma-on yung GPS, tapos pag mag-edit na kayo sa GoPro app, papalabasin nyo lang yun. May tutorial din yun sa YouTube. Hindi ko nga lang nagagawa yun. Dati, dahil nung dati nasa ano lang gamit natin, Beerb Edit app. So, ayun, napapakita natin ng mapa sa kanan, speed natin sa kaliwa, may heart rate monitor din tayo. So, parang pro na ang datingan natin nun. Siyempre, shoutout natin yung nag-convince sa atin natin na mag-commentary. Nung hindi pa tayo nag-commentary guys, panay-edit lang tayo ng highlights at saka mga rides. And shoutout natin si Master Jeremy Natividad. Ayan.
road biker din. Siya po yung nag-convince sa atin dati na tulits mag-commentary ka na rin. Magsalita ka sa video, mas astig yan. Panoodin mo yung NorCal Cycling yan. So, si Master Jeremy Natividad ang nag-convince sa atin na mag-commentary. So, ayun niya, pinunod ko si NorCal Cycling. NorCal, yan ha. Watch nyo rin po yan sa YouTube. Subscribe kayo. Malapit yan kung gusto nyo mag-vlog-vlog at mag-commentary. Yan ang inspiration natin. NorCal. NorCal Cycling. Pasensya na, medyo nagugulo tayo. Siyempre, panoodin nyo rin ng William Brothers. Yan. Malulupit din yan. Sa Pixie, saka sa road bike. Dati po, naglalaro ng Red Hook yun. Si Justin William. Nung meron pang Red Hook Crit. Yan ang lodi natin. Pero ngayon, sa road bike na lang sila. Sapagkat wala lang Red Hook Crit. Panay road bike na lang. So, NorCal Cycling, saka si Justin Williams. William Brothers, yan. Yan ang mga inspirasyon natin sa pag-bike commentary. Oh yeah. At ayan guys, malapit na matapos ang ating palabas ha. Sana nag-enjoy kayo. At ayan oh, may pangalan na lumabas. So ayan po pala si RJ Peralta. Last lap na po ata to. So pinapakalma na ni ko. Uy, nakita niyo ba yung kurbada nun? Napakalapit. Ah, tapos na pala ang laro. At ayan po ang pang-piplis natin oh. Ang sumungkit. Ano rin po? Team 7-11. So 1-2-3 po. Hanggang 4. Yung pang-port natin si Buhawi nakahabol. Tapos pang-pip si Mervin Corpus. At ito syempre ang kuya makagalian din natin ang onboard natin. Pangatid ka kayo Max? Yes, congrats. Maghimay sindi hamot na si Pasa Moripi. Maghimay sindi hamot na si Pasa Moripi. At dito na po natatapos ang ating palabas. Maraming salamat mga kapatid. Kita guys muli tayo. Kung di ka pa nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button para updated kayo sa mga bagong luto ng Kuya Tolis Mio.